Good morning. Magandang-gandang araw sa inyong lahat. Ito naman tayo ngayon. Typhoon in Hong Kong. Tinaw nyo naman. Nilagyan na ng gas tape. Ewan ko para saan yan. Pati lahat. May mga bintana meron yan. Sa labas. Yan po yung sa labas. Wala po mga trabaho, mga tao ngayon kasi nga po typhoon. Dito sa bahay, wala nga pong trabaho. Ayan po, nagmamadyong naman po sila. Pumunta naman sila sa bahay para magimas ng madyungan. Ayan, nandito po kasi ako sa kwarto ko. So, yung pulis na wang-wang-wang na po yun sa baba. Yung mga alaga ko, umalis sila ng nanay niya tsaka yung tatay niya. Pagbalik na naman yung mga kagwang na yun, ako po, sobrang kalat na naman kasi nandito na naman yung pinsan nila na pupunta. Arala, iwan ko ba? Pati nandito kasi. Tapos kasi nandito yung lula. Kaya nandito rin sila. Yung makalat. Ay, naku po. Stress na naman si lula nyo ngayon. Buti lang ngayon dumating ang bagyo. Kahapon day off namin. Kaya kahapon na paglaro pa kami ng volleyball. Pero umuulan-ulan na rin kahapon, umihinto-hinto lang siya tapos nagba-volleyball kami. Ayan. Natakot yung amo ko kaya nagikis-ikis yun ng mga scotch tape. Eh, sabi ko para saan yan, iwan ko ba? Doon sa kabilang, wala pa kaya alam. Malakas kasi itong hangin kasi dito nga kami sa pinakalast na floor. So, marinibot talaga yung ugong ng hangin. Sobrang lakas niya. Ah, siguro natakot sila. Ay, naku po, wala pa naman sa kalahati ito sa Pilipinas. Itong ulan-ulan na to, parang tagulan lang sa atin eh. Eh, sa kanila, may typhoon signal number 8 pa silang nalalaman. Ayan. Ang dami ko dito mga kalat. Oh, mamaya yan, sa basurahan ko na yan itatapon. Ayan, basta mga kalat-kalat na yan. Di makakaligtas yan sa akin mamaya. Pantapon ko yan sa basurahan. Kasi makalat talaga itong malaga ko ba? Hindi talaga siya marunong maglipit. Basta nandiyan lang yung mga kalat niya, kinuha niya, hindi marunong magbalik. Ay naku, ang buhay nga naman ng katulong, tagapagligpit. At sila naman tagapaglabas, at tayo naman tagaligpit, stress sa buhay. Ayan, tingnan nyo, medyo mainit na naman ang panahon. Mamaya uulan naman yan. Parang amo lang yan. Magandang mood, mamaya naman bad mood. Ayan lang yan ang buhay. O, diba? Hindi ko nga alam mamaya kung malingki ako or bibili sila ng pagkain. Kasi sure, nasa palingki ngayon is sarado. Hindi ko lang alam. Kasi may bagyo eh. Alam mo naman yung mga Chinese pagkabagyo, panic buying yan sila. Hala, bibili yan sila. Tingnan mo, pagdating sa may palingki, kalbo-kalbo na yun. Wala na yung magbibili ng mga gulay. At saka, mahal. Dubli-dubli na naman ang presyo nito ng mga gulay ngayon. Ilang gulay, mga bilihin. Kaya ngayon, nagpapahinga muna ako. Kukuha muna ako ng mga videos. Tapos mamaya, kakain na ako, maglilinis na ako, kunting magic lang kasi nandito ang mga kagwang. Ay, nako, hindi ako maglilinis. Umuulan, bumabagyo, linis ka ng linis. Ayan, yun sila. Sarado nga yung kwarto ng amo ko eh.
I mean, yung bintana niya. Kasi talaga natakot siya. Ang dilim doon, mamaya papasokin ko doon. At saka iligpit ko yung mga hinigaan nila na parang, iwan ko ba, parang higaan ng baboy na nakakalat. Ay, paano yung marunong maglipit? Ayan, kukunti lang po yung mga sasakyan dumadaan kasi nga po natakot sila sa bagyo. Ang iba nasa bahay na lang at walang pasok. Eh di syempre, yung mga amo ngayon, ang bunga nga parang aramalite, nakaabang-abang kay katulong, nakatingi-tingi, kanong ginagawa ni katulong. Kawawa naman ang ibang katulong nito ngayon kasi nga binabantayan sila ng amo nila. Wala silang freedom. Ayan. Sana kung umulan ka ng umulan, tsaka tuloy-tuloy, pagkatapos tumahimik ka na, hindi yung uulan ka na, tapos saka ka naman hihinto, iinat ka pa ang labas noon, para na tayo may saltik. Kasi nga umulan ka, tapos iinat ka na naman. Kung narinig nyo yung pag-imas-imas ng mga halaan dyan, yan sila yan. Kunting himas-himas lang yan kasi automatic yan eh. Magkukusa yun, mag-arrange. Itong tanawin na to, ito lagi ko tinitingnan. Di ba pagpagod ka at tumingin ka dyan, tanggal stress. Pero minsan, iniisip ko parang bahay ng sementeryo. Oh. Kasi nga naman, may kanya-kanya silang bintana. You know, tsaka ayan, pag-isipin mo talaga, no, parang talagang buhay pag mag-immature ka na talaga naman. Ay, ang buhay natin kailangan natin maging punong-puno ng kasiyahan sa mundong ito dahil ito ay temporary lamang. Oo, diba? Sabi kanina niya, mulagyan ko daw ng ito. Ah, hindi ako sumunod. Ang alaga ko lang lagayin. Kung maglagay ka dyan, eh, ka naglagay ng lagay dyan. Mamaya, pag nawala ng ulan, wala ng bagyo, ako'y tagalinis. Ako'y nahihirapan dyan mamaya magtanggal ng mga dikit-dikit niyan. Uy. Tsaka bumili sila kagabi na maraming scotch tape. Ewan ko ba? Tsaka maraming tissue. Ay, mabubuhay mga chikwa pag wala tissue. Ah, dami kong tissue. Ang dami ko rin dito, Halls. Naku po. Ayan. Ang gusto pala pumunta dito sa Hong Kong, mag-isip-isip muna ha. Uso ngayon ditong terminated. Baka naman hindi pa naman kayo makabayad ng utang nyo. Umuwi na kayo ng Pilipinas. Pilipinas, kawawa naman kayo. Kasi nga po, nakapasok na po dito yung kabilang bayan. Kaya yun, yung iba mga chikwa dyan na misaltik dyan, tiniterminate yung kapwa nating kababayan para magkuha na naman ng iba, ang yung kalahi nila, yung ganun. So, mayroon mga chikwa na gusto nila yung kabilang bayan, mayroon naman chikwa na natili yung kababayan natin. Kaya mas mabuti pa po kung maganda trabaho nyo dyan sa Saudi o sa man kayong bansa, dyan na lang kayo mananatili. Huwag na kayo pumunta dito eh. Problema kayo dito sa mga chikwa. Instead na maging mabuti po yung kalagayan nyo, nako po, mga lansay kayo dito. Paano mag-budget at magpaano maging nanay sa kanilang anak. Pero hindi nila na-appreciate ang lahat ng ginagawa niyo para sa pamilya nila. Kulang para sa kanila kasi iniisip nila, sinasahuran kita kaya magtrabaho ka ng patayan. Kahit nalinis mo na yan, linisin mo ulit. Kasing bahay dito maliit naman siya, totally. So, ilinisin mo lang isang kalating araw siguro, tapos na yung paglilinis. Di siyempre, mayroong CCTV. Andiyan kunwari yung amo mo, eh di siyempre CCTV na rin yun. Maglinis ka, bawal umupo. Ganon dito, bawal pahinga. Kumain ka, bilisan mo rin. O diba?
yung anak niya, alagaan mo pa. Siya, nakaupo lang mag-telefon. O, saan ka pa nun? Eh, nandyan kayo, may pahinga kayo. Hati ang trabaho dyan. Dito wala. Ginto ang oras dito. Kasi nga, yung mga bata dito, kailangan mo pa ipasok sa mga activity nila. Tsaka sa tutorial. Oh, ngayon, bakasyon ngayon, pahinga. Pero ngayon, oh, nga katulong stress. Kasi nga, pahinga. Ayan, makalat ang mga bata. Oh, diba? Magulo. Maaga pa, nagising na. Ayan, nagingiyawan na sila. Instead, gusto mo pa matulog, hindi na. Tumayo ka na. Sabihin mo pa, hoy. Mag-toothbrush na kayo. Suklay ka na doon. Ano, ano, mga bungol? Mga bingi. Minsan pinapabayaan ko na lang, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw yung sumunod sa akin, bahala kayo. Basta importante, pinakain ko na kayo. Hi, mga love, love. Lagi kayong mag-iingat at lagi kayong magdasal sa Panginoon at kayo ay pabigyan ng magandang pangangatawan sa araw-araw. Ilayo kayo sukso at kapahamakan at i-bless kayo sa inyong amo. Huwag kayong makakalimot tumawag sa kanya bago ang trabaho at magpasalamat sa mabiyaya na binibigay niya sa araw-araw sa inyo. Mag-iingat kayo lagi. Lagi kayo kumain kayo ng marami para iwas sa sakit. O, diba? Huwag babayaan sarili, huwag mag-stress sa pamilya. Ayaan nyo sila, pag lagi sila humingi ng pera, sabihin nyo naman na wala na. Enough na. Ayun ang budget nyo. Kasi kapag kayo nawalan, walang tumutulong sa inyo, kundi yung sarili nyo lamang. Magtipid-tipid kayo, mga kababayan ko. Kailangan magpadala kayo ng pera, not all. Tira nyo rin sa sarili nyo yung 1/4, kahit yung 1/2 sa kanila, basta may natira sa iyo, keep mo yan. For emergency na nagkasakit ka, mayroon kang pera. Kasi kapag sila inaasahan mo, nga ikaw. Diba? Kahit pamilya mo sila, sa oras sa gipitan, hindi ka nila tutulungan. O, diba? Listen to learn. Mga kababayan, ingat kayo lagi ha. God bless and thank you. Bye.